I just want to clarify, yung boys love po, it doesn't mean a gay. So parang two straight guys, nagkainlaban sila. So that was the story. So ayun na nga. Yung statement na yun ni Aki, parang medyo nagva-viral ngayon. Nag-start yun kagabi. Tapos, ayun, parang nagigain siya ng so much hate and ng pambabash kay Aki. At aaminin ko, nakakalungkot. Nalulungkot ako, hindi dahil kaibigan ko si Aki, or not because I'm part of the show. Nalulungkot ako kasi parang lately kasi, hindi lang ito dahil dun sa issue ni Aki, ha. Medyo parang ano na eh, parang nagiging hobby na natin mang-cancel. Parang medyo toxic na yung cancel culture natin dito sa Pilipinas. Alam mo yun, and alam mo, to be honest, guilty rin ako dito. And kaya nga, nagsasalita ako ngayon kasi na-realize ko na it has to stop. Parang medyo parang sobra na. Alam mo yun, bakit kaya hindi natin isipin na instead of canceling the person, why don't we educate them, educate him, educate her sa mali niyang nagawa? Instead of bashing, instead of hating the person, let us give them a chance na itama yung kanilang mga pagkakamali, na punuan yung kanilang mga pagkukulang. Kasi parang medyo nakakalimutan na natin maging mabait. Diba? I mean, sige, sabihin na natin na mali yung sinabi ni Aki. Sabihin na natin na, okay, may pagkukulang siya, nagkulang siya sa research. Kung tatanungin niyo ako kung may mali ba sa sinabi ni Aki, ang sagot ko, yes and no. Yes, kasi kulang yung mga sinabi niya. Parang nagkulang siya sa research. Kulang yung knowledge niya about sa BL series. And no, kasi opinion niya yun. Based yun sa mga nabasa niya, di ba? And kung mali man yung mga nasabi niya, kung may kulang man yung mga nasabi niya, huwag tayong maghalit sa kanya. Educate natin siya. I-inform natin siya doon sa mga pagkukulang niya. And sasabihin ng iba na responsibilidad niya yon bilang artista na tumanggap ng ganong klaseng role. Yun nga, doon siya nagkulang. Pero hindi naman mali yung sinabi niya. Kasi alam mo, as far as I know ha, you can correct me if I'm wrong. As far as I know, nag-originate yung BL series na yan sa mga manga, ba? Diba? Ito ay ginawa for women, ba? Diba? Para yung mga fantasy ng mga kababaihan na yan ay ma-fulfill na nag-expand na lang na nag-expand, ba? Diba? At may iba nga mga nagsasabi na ang BL series ay iba sa gay series. Pero ibang debate na yon. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung hate na nakukuha ni Aki Torres. Ba? Diba? Parang, sige, sabihin na natin na mali siya. Mali ka, Aki, na dapat hindi mo na lang yung sinabi. Pero, kailangan ba natin siyang sabihin ng bobo? Kailangan ba natin siyang i-bash? Alam mo, I am with you. And nakikiisa ako sa ating ipinaglalaban. Gets ko kayo. Gets ko kayo. Naiintindihan ko kayo, promise. Pero minsan nakakalimutan na natin maging mabait. Nakakalimutan na natin na tao din yon yung binabash natin. Nasasaktan yun. At bata pa yun. Diba? Nakakalungkot lang. Sobra akong nalulungkot para sa kanya. At nasasaktan ako para sa kanya. Kasi may mga nababasa pa ako na pera-pera na lang ba, Aki? May mga ganun comments eh. Parang pera-pera na lang ba? Tinanggap mo yung role na yan? Nang wala kang knowledge about BL series? Alam mo, to be honest ha, ito sasabihin ko, magsasalita na ako ha. This is a passion project. To be honest, hindi ko nga alam, ako mismo ha, I'm part of the cast. And when I auditioned, ang pagkakasabi lang sa akin, may allowance. Pero hindi sa akin sinabi kung magkanong tatanggapin ko, kung magkano magiging talent fee ko for the show. Tinanggap ko yung show kasi I believe in this project. Kasi it's about time, di ba? It's about time na maikwento ang mga gantong klaseng kwento dito sa Pilipinas, di ba? Kasi yung mga boy love, yung mga, alam mo yung mga love story ng mga lalaki, nating mga bakla, hindi masyadong naikikwento, lalo na sa mainstream media. So naisip ko, it's about time, di ba?
Pero kaso naman, masyado tayong gigil. Relax lang tayo, mga mahal. Relax lang tayong mga kumare, okay? Huwag natin i-cancel si Aki. Huwag natin i-cancel agad-agad yung show, di ba? Bigyan nyo naman po kami ng chance na mapanood muna ninyo yung first episode. And then, saka nyo kami i-judge. Kung pangit, okay, go, i-judge nyo kami. Kung walang sense, okay, go, i-judge nyo kami. Pero, dahil lang doon sa nasabi ni Aki, actually, yung interview nga na yun, parang putol lang eh. Hindi yun yung buong clip. Ililink ko down below kung saan nyo pwedeng mapanood yung full interview. And then, saka nyo siya i-judge. Pero yun nga, may nagsasabing ang bobo ni Aki, sobrang mukhang pera, alam nyo yun, parang... Kilala ko siya. Alam mo, ang pang-joke ko nga sa kanya masyado siyang formal. Parang pag nag-uusap kami, para siyang laging tatakbo sa student council. Kasi alam mo, ang pagkakilala ko sa kanya, hindi siya bobo. Okay? Maaring hindi siya ang pinakamatalinong tao, pero mga kumare, mga mahal, hindi siya bobo. Very open-minded siya. Alam niyo yun, naawa lang ako dun sa bata. Kasi sobra na yung hate na natatanggap niya. And feeling ko hindi naman niya deserve. Okay? May nagsasabi pa na homophobic si Aki. I-google ko nga kung anong ibig sabihin ng homophobic. Tingnan natin. Eto, ayon sa Google, sa dictionary, ang nakalagay ang homophobic is an adjective. Ito daw ay having or showing a dislike or a prejudice against homosexual people. So, sa mga nagsasabing homophobic si Aki, judging dun sa description na ginugel ko dun sa dictionary, parang hindi naman. Kasi unang-una, friends kami. At nararamdaman kong may respeto at pagmamahal siya sa akin bilang friend lang, ha. So, I am openly gay. And kung homophobic siya, di ba dapat hindi kami magkaroon ng interaction man lang or dapat iiwasan niya ako? At hindi lang ako, ha. Most of our crew and our staff are member of LGBT community. And okay naman yung pakikisama ni Aki sa kanila. Di ba? And also, alam niyo ba na si Aki ay ambassador ng Love Yourself? Di ba? So parang hindi po siya homophobic. And unang-una, yung show namin is gay. Wait lang, pagpasensya nyo na yung balot, ha. Ay, may balot. But anyway, yun nga, alam namin, nung Diyos ko, may balot, yung aking train of thoughts. Pagpalipasin muna natin siya. Aha. Naghahanap buhay yung tao. Huwag natin siyang pagalitan. Plan, ayan. Okay, pwede na ako magsalita, manong magbabalot. Okay, nasa na ba ako? Ayun, yung pagiging homophobic niya, yung hindi kasi talaga. Kasi unang-una, I'm sure naman, alam ni Aki na nung tinanggap niya tong project na to, ang magiging audience talaga, karamihan, is yung mga taga-LGBT community. So, ako na ho ang humihingi ng paumanhin. Kung meron man hong mga na-offend si Aki, pagpasyensyahan nyo na ho yung bata. Ako ho ang bahala sa kanya. Kakausapin ko siya. At kung kailangan ko siyang educate, kung kailangan ko siyang sapakin sa mga pagkukulang niya, leave it to me na lang po muna, okay? Pero huwag naman ho nating awayin and tawagin ng kung ano-anong klaseng pangbabastos or panghuhusga yung bata. Kasi baka ma-overwhelm siya masyado. Kawawa naman, di ba? Diyos ko, naghiwahiwalay na yung bangs ko, na-stress na siya sa issue. But anyway, ayun nga, chill lang tayo mga mahal. Chill lang tayo mga kumare, okay? Huwag tayong masyadong gigil. Alam ko, naiintindihan ko yung inyong point. At sana, bigyan nyo naman ng chance si Aki na i-redeem yung sarili niya. Kasi sa pagkakakilala ko sa kanya, si Aki ay isang mabuting tao. Very lovable siya. Alam mo, kaya huwag natin siyang awayin, okay? Promise, nagigets ko kayo. As in, nagigets ko kayo. Pero, lagi natin munang piliing maging mabait, okay? Huwag tayong mapanghusga agad-agad, okay? Relax lang tayo, okay? Kasi ako, nasaktan kasi ako dun sa nabasa ko, dun sa may nag-comment talaga sa Instagram ni Aki na parang mukha siyang pera, na pera-pera na lang. Yun yung pinakamasakit eh, kasi alam nyo ba, hindi naman malaki ang ibabahid kay Aki eh, di ba?
Digital show to. And first time mag-produce ng producer ng series. Diba? Parang, actually, wala masyadong budget, to be honest. Pero pinupush nila. They are doing their best to produce a good show para sa inyo. Diba? So kung pera-pera lang yan, hindi talaga. Kasi nga, katulad na nasabi ko sa inyo, hindi ko nga alam kung may matatanggap ako ditong bayad kasi even Grab ko, ako ang gumagastos, diba? So, pero sana naman bayaran nila ako, no? Kahit papano. Pero yun nga, hindi. Passion project namin itong lahat para ma-entertain kayo. Ito ay para sa atin. Para sa ating lahat ito. Huwag tayong mag-away-away. Relax lang tayo. Dapat love lang, diba? Relax lang. Paulit-ulit na ako ng sinasabi. Pero, yun nga, ang main point naman kung bakit ako humarap sa inyo ay para sabihin sa inyo na relax. Bigyan natin ng chance yung bata, okay? Bigyan nyo ng chance yung show. Panoorin nyo muna. Kahit yung episode 1 lang. Kung pangit yung episode 1, okay, huwag ka nang manood. Okay? I-judge nyo kami, okay? Pero kung nagandahan kayo, spread the word. And thank you so much kasi pinagpagura namin yon. Nabasa ko yung script, alam ko yung story, nakapag-shoot na ako, at very promising naman yung mga nakikita ko, okay? Hindi ko naman i-risk yung health ko, alam nyo? Kasi nasa Quezon ako, lumuwas ako ng Maynila para makapag-shoot na. Siyempre, ba diba, nakakatakot pa din kasi nga may COVID, ba diba? Hindi ko naman siguro i-risk yung peace of mind ko, yung health ko, na mag-shoot kung hindi ko alam at kung hindi ako naniniwala sa project na ito. So, ayun lang. Paulit-ulit na ako, di ba? Pero, yun nga, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo kung may mga na-offend si Aki. Huwag kayong mag-alala, mag-uusap kami pag magkita kami. And I'm sure naman, nag-research na yung bagets. Mali ba yung sinabi niya? Yes and no, di ba? Maaring nagkulang siya, maaring kulang siya sa research at hindi updated, di ba? So, give him a chance, okay? Relax, okay? So, I will not encourage you to subscribe to my channel anymore or like this video, pero you have a choice kasi gusto ko lang naman talagang, hindi naman talaga i-defend si Aki. I just wanted to react sa issue kasi parang napapansin ko, parang sobra na yung cancel culture natin dito sa Pilipinas. Lagi nating piliin maging mabait, okay? Nakakaloka na ang nangyayari sa mundo. So, let's all be kind to one another. So, thank you so much for being with me today. This has been Gio Emprese, and I will see you again next time. Bye!